Sa taong ito, ang Ebanghelyo ni San Marco ang pinaka-main source ng atin pong pagbasa linggo-linggo. Pero gaya po ng atin pong in-explain nung nakaraang linggo, mula nung nakaraang linggo, 17th Sunday, hanggang sa 21st Sunday of Ordinary Time, ang Gospel for the Sunday ay kinukuha natin sa Gospel of John. Kasi nga, maiksi ang Ebanghelyo ni San Marco upang makover ang 34 Sundays ng Ordinary Time. Ang inilagay po ng liturhiya ng simbahan na Gospel of John upang punuan ang Ebanghelyo ni San Marco ay ang kwento tungkol sa pagpaparami ng tinapay na narinig natin nung nakaraang linggo. Kasunod noon, ang Ebanghelyong atin pong binasa para sa linggong ito. Ang multiplication of the bread ay tinatawag ni San Juan na sign o tanda, hindi lang himala, tanda. Para sa kanya, ang mga himala ay may mas malalim na kahulugan. At ngayon nga, nililiwanag ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang pakikipag-usap doon sa mga nakakain ng tinapay na kanyang pinarami, ano ba ang malalim na kahulugan ng tanda ng multiplication of the bread na ginawa ni Lord sa Bethsaida? Ngayon, tinuntun siya ng mga tao sa Kapernaum. At doon, ipinangaral ng Panginoon itong Bread of Life discourse na ito. Para po sa ating mga Katoliko, mga Anglikano, at iba pang mga grupong Kristiyano na kumikilala sa sakramento ng Eukaristiya at may pagdiriwang ng sakramento ng Eukaristiya, ang paliwanag ng Panginoon tungkol sa multiplication of the bread ay atin pong binabasa, atin pong iniintindi na konektado sa sakramento ng katawan at dugo ng Panginoon sa alak at tinapay ng Eukaristiya. Sa totoo, ang Ebanghelyo po ni San Juan ay wala pong kwento sa huling hapunan tungkol sa pagkuha ni Jesus ng alak at tinapay tulad ng atin pong mababasa sa Last Supper story ni Mark, ni Matthew at ni Luke. Kaya nga, sabi ng maraming mga scholar ng Biblia, itong multiplication of the bread ni San Juan, kasama na yung pagpapaliwanag ng Panginoon tungkol sa ibig sabihin nito na konektado sa kanyang pagiging tinapay ng buhay, sabi nila, ito na raw ang katumbas na kwento ni San Juan tungkol sa pagtatatag ng Eukaristiya. O yun po yung tradisyonal, klasikal na pangunawa sa mga salita ni Jesus na narinig natin sa Ebanghelyo, na ang tinapay ng buhay na binigay ni Jesus sa 5,000 katao, sa totoo, ito ang
tinapay ng buhay ng kanyang katawan sa banal na Eucharistia. Pero meron pa pong mas malalim na daladalang mensahe ang ebanghelyong ito tungkol sa pangaral ni Jesus sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay o bread of life. Dito ay isang spiritual message ang nais ding bigyan ng diin ng Panginoon. Siya ang pinagmumulan ng kaligtasan. Kahit doon sa mga Kristiyano na walang Eucharistia, si Jesus ay mahalaga. Siya ang tinapay ng buhay sapagkat siya ang pinagmumulan ng kaligtasan. Kung hinimay po natin ang kwento, alam nyo, napakalalim ang mga laman nito. Una, sabi ng Panginoon, Amen, Amen. Sinasabi ko sa inyo, hinahanap nyo ako sapagkat nakakain kayo ng libre. Totoo po yan. Kung titignan natin ang atin pong mentalidad at pananaw bilang mga tao, ang unang-unang pananaw natin ay palaging material. Palaging spiritual. Kaya madali nga tayong malinlang eh. Kasi sa lahat ng usapin, ang unang-unang tinitignan natin eh, material. Pakinabang na material. Hindi ba po ganun din ang nagaganap sa atin sa bansang ito? Bagamat tayo po ay 80% Katoliko, napaka-material ng pananaw natin. Kaya madali tayong malinlang ng mga taong corrupt, basta't namumudmod. Namumudmod, ayos lang. Kaya po alam nyo, sinasabi ng Panginoon, gusto nyo maligtas? Abay, huwag kayong tumingin na sa material. Truly, truly, I say to you, tignan nyo ang inyong mga sarili. Huwag lang material ang atupagin. Alam nyo, meron pong Pilipino expression na ayaw ko. Ano yon? Yung palaging bukang bibig ng iba. Bakit? Mabubusog ka ba dyan? Bubuhayin ka ba dyan? Yung ganong pananaw ay nagpapakita gaano kamateryoso ang Pilipino. Bakit? Dignidad? Bubusigin ka ba niyan? Katarungan? Bubusugin ka ba niyan? Bubuhayin ka ba niyan? E daig pa natin ang pagano. Pero marami pong Pilipino, nakakalungkot, ganyan mag-isip. Ganyan mag-isip. Kaya nga, mahirap ayusin, mahirap ituwid ang bayang ito. Sapagkat alam naman natin ang dapat, pero masyado tayong material. Oh. Basta't may pakinabang. Ang kaligtasan po dapat nagsisimula sa ating pananaw. Pangalawa, sabi ng Panginoon, maniwala kayo sa akin that the seal of the Father is in me. Kung tayo'y maliligtas, ang kaligtasan po natin ay hindi lamang sa Panginoong Jesus, kung hindi sa pamamagitan ng patuloy na paggalaw ng Espiritu Santo. At yan po yung seal sa wikang Grego, spragis, indelible mark, tato, tatong iniukit sa nagbabagang tingga, pa,
Spragis. Yan po ang Holy Spirit. At sabi ng Panginoon, ito ang sikreto ng dala niya. Hindi lang niya dala-dala ang kanyang sarili, dala niya ang Espiritu ng Ama, ang Espiritu ng Diyos na siyang gagabay sa atin pong daan patungong kaligtasan. Ang sagot ng mga tao, anong gagawin namin? What shall we do? People were asking the Lord. And Jesus says, believe. What shall we do? Ang sagot ni Jesus, believe. Akala po natin tayo'y maliligtas sa ating mga gawa. What shall we do? Ang mga gawa ay bunga ng kaligtasan. Fruit of being saved. Fruit of faith. Pero ang unang pamamaraan ng kaligtasan ay tunay na pananampalataya. Believe. Kahit gawa ka ng gawa ng mabubuting bagay, kung hindi ka naman naniniwala sa Diyos, walang kwenta ang kabutihang ginagawa mo. Maraming taong pagano, maraming mapagsamantalang mga tao tulad ng mga masamang politiko ang gumagawa ng mabuti pero walang kahalong pananampalataya. Work alone will not save. Dapat ang lahat nagmumula sa atin pong buhay na pananampalataya. Kung tayo'y gumagawa mula sa pananampalataya, yun ang daan ng kaligtasan. At ang pananampalataya ay paggawa. Sabi ni Lord, this is the first work. Bakit? Ang pananampalataya po ay hindi po naman ready-made. Ang pananampalataya, kailangan palalimin mo, unawain mo, pag-aralan mo. Kaya ang isang taong tunay na sumasampalataya works on his faith. Ang isang taong may pananampalataya, gumagawa upang palalimin ang kanyang pananampalataya. Faith is work. And sabi ng Panginoon, it is the first work that we have to do. Pero itong sumunod ang maganda. Sabi ng mga tao, ang ganda na sinasabi mo, Jesus, pero magpakita ka ng sinyal. Gumawa na nga ng himala, hinihingan pa ng isa pa. Oh, isa pa. Pakita ka pa. Magpakitang gilas ka pa. Si Moises, kanila, nagpakain ng mana sa disyerto. Nagpakain siya doon. Araw-araw, for 40 years, libreng pagkain sa disyerto ni Moises. Alam nyo dito, kinorek ni Lord si Moses, yung mga tao, sabi niya, hindi si Moses ang nagpakain. Ang nagpakain, yung nasa taas, ang Ama, kanya. Yung mana, galing sa taas, hindi kay Moises. Ngunit, sabi ng Panginoon, I am the bread. I am. Ako. Alam nyo dito, meron pong tinatawag na play of words. Ang sabi ng mga tao, alam mo, si Moses nagpakain sa amin ng mana. Alam nyo po ang ibig sabihin ng mana? Literal, ang ibig sabihin ng mana ay
Ano ito? What is this? Hindi malaman ng mga tao kung ano yung bumabagsak na nakakain nila tuwing umaga, basta't paglabas nila sa tolda, nandun na. Kaya tinawag nila yon na, ano ito? Mana, what is this? Ano sagot ni Lord? Anong what is this? Ako ito, I am. Hinahanap niyo kung ano ang kaligtasan, what is this? Hindi what is this, sabi ni Jesus, I am, ako, hindi anuman, not anything, but I am. So ito po yung malalim na mensahe ng ebanghelyo natin sa araw na ito. Tayo, tayong mga tao, kung saan-saan, kung ano-ano na mga bagay ang kinakapitan para maligtas. Yung iba kumakapit sa posisyon, what is this? Yung iba kumakapit sa ari-arian, what is this? Yung iba kumakapit sa koneksyon, what is this? Ngayong panahon ng pandemic, yung iba, akala nila basta baksinado na sila, fully vaccinated, ayos na, what is this? Yung iba, akala nila basta naka-face shield, naka-face mask, every minute naguhugas ng 80% alcohol, ayos na, what is this? Yung iba, akala nila basta mag-lockdown, ayos na, what is this? Ang sagot ni Jesus, I am. Ako. Ako. Kaya po alam nyo, nakakalungkot na sa gitna ng pandemya, wala namang surge. Pero sinasara na naman ang ating simbahan. What is this? Yung unang lockdown, naintindihan ko kasi may surge. Eh ngayon, wala namang surge. Wala na namang hanap buhay ang taxi driver, ang jeepney driver, ang tricycle driver. Yung mga araw-araw, mga arawan. What is this? Siguro nga po, alam nyo, Katoliko tayo sa pangalan, pero hindi ganong katibay. Kahit ang simbahan, hindi ganong katibay ang kanyang pananampalataya upang sabihin si Jesus ang kaligtasan. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Ngayon po ay John Vianney Sunday, sapagkat ang kapistahan po ni John Vianney ay August 4. Kaya ang pinakamalapit na linggo, idinideklarang St. John Marie Vianney Sunday, araw ng pananalangin para sa lahat ng mga pari. Si San Juan, St. John Vianney, ang patron ng mga pari. Pero nakakalungkot din ho, paumanhin din. Kadalasan ang unang pinanghihinaan din ng loob kung minsan ay pare. Eh kung nanghina ng loob ang pare,
Ano mangyayari sa kawan? Ang tanong ng mga tao, what is this? Simple ang sagot ni Jesus, I am. If you believe, I am. Amen.